Excited na ako ikabit to. Kakabit ko ba mamaya na? Kakabit ko na lang. Guys, CM Moto here. And today, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit itong RTD LED headlamp sa ating Suzuki Gixxer. Yan. By the way, guys, ito nga pala yung mga kailangang tools, ano? Alam niyo na yung mga tawag dyan. Ito, electrical tape, gunting, tsaka yung Phillips screwdriver. Yan. Okay guys, wag na natin patagalin. Tara na. By the way guys, ang una nga palang step dito is tatanggalin natin itong screw na yan. Itong ano na yan, gamit itong tools na to. Okay? Tara, umpisa na natin. A few moments later. Okay guys, ang unang step nga pala nito para matanggal natin to is natanggalin natin to screw sa ilalim ng headlight. Pag natanggal natin to, pwede man natin bunutin ang headlight ng Gixxer. Then, natanggalin natin ito. Pwede na natin gunutin ito. Guys, may technique sa pagbunot na ito. Dahan-dahan lang push nyo pababa. Kasi may dalawa siyang parang wheels dito. Ayun yung madaling option. Instead, natanggalin natin itong mga to. Apat. Pwede naman siyang hugutin na lang. A few moments later. Okay guys, natanggal na natin, no? Naibaba na natin to. Makikita nyo, ganito yung nakalagay dyan. Bubunutin lang natin to. Yan. Nabunot na natin. Tatanggalin natin ngayon yung stock na bumbilya. May goma rito yan guys. Binubunot lang din to. Pataas. Dahan lang. Ito. Yan. Tapos, itong bumbilya na to guys, may clip lang yan. Ayan. Pwede nyo nang hatakin tong stock na bumbilya. Ngayon, ikakabit natin yung LED light natin. Ano? A few moments later. Yan. Okay guys, i-prepare natin kung itong ating LED lamp. Yan. Bali, ang kailangan natin yung H4 kasi socket nun nung sa headlamp natin. So, kailangan natin ikabit tong H4 na adapter. Okay? Yan. Palitan natin, guys. Tatanggalin natin to. May tornillo to dito. Palitan natin. Okay, guys. May tornillo lang naman yan. Binubunot lang yan. Ngayon naman guys, ikakabit natin itong H4 adapter. Bali, sinushoot lang yan dito guys. Yan. Tapos, may maliit na tornillo.
babalik natin siya para mag-lock siya. Hi guys, additional tip nga pala, no? Pag magkakabit kayo nito, marami nagkaka-issue rito sa tri-LED. Pag kinabit nila, pag nag-high beam sila, yung high na ilaw tumututok daw sa puno, sa poste, tsaka sa ulap. Ang technique guys, eto, dito nilang matututunan yan sa video, no? Eto guys, diba nakasagad siya? Etong gap na to, nakasagad, diba? Ang gawin nyo guys, kalahati, itulak nyo siya paabante, pataas. Yan. Yan guys, kung makikita nyo, nagkaroon na ng gas-gas dito, no? Kasi nasagad natin tong tornillo rito, eh. Pag nandito yan guys, asahan nyo na, pag nag-high beam kayo, nakatutok talaga sa taas yun. Nakatutok sa poste, sa mga puno. Pero pag inangat nyo ito, yan. Yan ang magiging tamang clearance niya para sa kalsada ang tama ng high beam ng ilaw nyo. Yan. Okay guys, may bit na. Ready na ito para isasalpak natin dun sa headlight. Okay? Oh guys, paalala ko lang ha, ulit, ito ang kanyang pattern. Okay, ito ang kanyang pattern doon. Ang high beam, blue. Ang low beam, yan, white. Tapos ang ground nito guys, yung green. Okay, ang green, ground. Ang low beam, yellow. Ang high beam, yung dilaw. Okay, tara, ikabit na natin. A few moments later. Okay guys, tara, salpak natin. Yan. And guys, may lagay na natin, ano, dito naman tayo sa, okay, sa wiring. Sa jigsaw, guys, kaya lang. Guys, sa jigsaw, no, para hindi tayo magbabalat or magpuputol ng mga wire natin kasi iniwasan natin sugatan yung mga wires kasi baka maboyd yung warranty. Ginawa ko guys sa mga ulo nito ng mga to. Tinat ko lang nitong plies. Ayan. Tinat ko siya dito para isusuksok na lang natin siya dito sa mga to. Okay? Guys, sa jigsaw, ang ground is itong black-white. Then, ang high beam is itong yellow. Ang low beam, itong green. Okay? Ihuhuli natin yung negative natin. Dito, nakalagay dito sa ating label is ang high beam yung blue. So, yung blue, ikakabit natin sa dilaw. Ang dilaw, guys, ay nandito sa part, bandang left. Tapos, ang high beam niya, nasa gitna. Ito. Ayan, salpak niya lang guys, tulak niya lang. Huwag kayo magbabalat ng ganito, baka maboy yung warranty. Then, ang ground is, ito. Nandito.
Okay na guys. High, low. Yan. Okay na guys. Gagawin na lang natin dito guys. High. Secure natin yung mga wire. Na hindi siya mabubunot. So ang gagawin natin. Guys, yung electrical tape, kailangan secure yan guys, kailangan hindi siya mabubunot, no? So guys, kumuha ako ng electrical tape. Yan. Guys na hindi yun mabunot kasi pag nabunot yun guys tendency hindi kayo ilaw so, kaya dapat sinisecure nyo ng electrical tape. Testing natin ulit. Yan guys. Yan. High, low, high, low. Ako kasi guys, minsan pag nagtabit ako sa MCQ ng mga accessories, inaano ko na dapat matibay tsaka maayos yung insecure ko lang siya. Guys, ito nga pala. Itong rubber base na di ba lang rubber base na rubber cover ng headlight. Hindi naman siya kakasya doon. Hindi na ito magagamit. Itabi nyo lang kasi meron na tahanan. Ayoko naman itong bukod dito eh, para lang magkasya doon. Ginawa ako. Gumupit ako ng ganito guys. Yung para siyang goma. Lalagay ko lang siya rito guys. Para in case na, ayan guys. Oh. Ginupit ko lang yun. Goma lang yun. So, manipis na goma. Hanap lang kayo guys na pwedeng pantake dito. Ayan, sa part na to. Kasi minsan pumapasok din yung usually alikabo. Minsan tubig. Ako, bala ko guys. Nilalagyan ko lang ganito. Improvise na lang. Para ang takip niya. Ayan. Para hindi siya masyadong mapasokan ng tubig. Tapos, ilalak ko yung ng tape pa ikot. Siguro guys, mga ganito pahaba, pwede na. Ayan.
bali na guys na gumastos kayo ng electrical tape, ano? Basta mahalaga may protection ng sensors natin. Na guys, ayan na siya guys, finish na siya, malapit na. Babalik na lang natin tong headlight dun. Ayan guys, kakalit na lang po natin yung tornillo. So guys, ayan, no? Yan na po, naikabit na natin. Testing na guys. So guys, tapos na tayo, no, sa ating video kung paano ikabit yung ito, kung paano ikabit itong RTD na LED light sa ating Suzuki Gixxer. So guys, kung may natutunan kayo sa video na to at kung nagustuhan nyo, please like and subscribe my channel. Hanggang sa muli.